Magandang umaga o magandang araw sa ating lahat, mga minamahal naming mga kaibigan, mga tagapanood, mga nasa bahay. Sa kabila po ng ating nararanasan sa araw na ito, ay pinapupurihan pa rin po natin ang Panginoon sapagkat tayo kanyang patuloy na binubuhay bawat umaga at bawat araw. At meron po tayong pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa ating Diyos na nasa langit. Kaya nga po kami nagpapasalamat sa kabila po ng ating mga nararanasan, ay meron din tayong pagkakataon lalo't higit mag-aral ng banal na kasulatan. Sa programa pong ito, ay nais ko pong ibalik, marahil ang iba po sa inyo ay sadyang magaling na, marami nang nalalaman tungkol sa banal na kasulatan, o ang iba naman po ay walang idea. Kaya ako po'y nananawagan, lalo sa mga kapwa ko po kabataan, na ating pong bigyang pansin ang panawagan ng Panginoon na tayo po'y mag-aral ng banal na kasulatan. Pero bago po tayo magpatuloy, akin po kayong inaanyayahan upang yumuko, sumandali para po sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat, amin po kayong iginagalang, pinapupurihan sa lahat po ng oras. Sa mga oras pong ito, nasaan man po kami sa aming kinaupuan, kinatatayuan, amin pong hinihilingan kayo na kami inyong tulungan sa aming pag-aaral ngayon pong hapon o ngayon pong araw. Umaga man po o gabi, kung nasaan man po kami sa mga pagkakataong ito, amin pong hinihilingan na kami inyong turuan, maunawaan ang pag-aaral ng banal na kasulatan kung paanong kami po ay magkakaroon ng lalo't higit na malalim na relasyon sa aming Diyos na nasa langit. Patnubayan po kami, ito pong aming dalangin alang-alang po lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal ko po mga kaibigan, mga kapwa o kabataan, tayo po ngayon ay nasa isang millennial era na nga, hindi katulad nung unang panahon na kukunti pa lang po ang TV, less use of internet, wala pong ng kung anumang mga gadget or tablets na ginagamit, kundi ang ginagawa lang po natin ay maglaro at mag-aral. At lalo't higit minsan, mas fanatic po tayo mag-aral ng banal na kasulatan. Kaya sundan niyo po ako, sapagkat hindi lamang po ito yung una at huli na inyo pong mapapanood ang videong ito kung paanong tayo ay mag-aaral ng bawat doktrina, lalo't higit na hindi magkukulang o sosobra at ito'y isasakto lamang po natin na magmumula sa banal na kasulatan. Pero bago po mangyari yan, mga minamahal ko pong mga kaibigan, samahan niyo po ako ngayon at pag-aaralan po natin ang topic, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Saan nga ba, ano nga ba ang pinagmula ng banal na kasulatan? Hango po ito sa Latin na salita na Biblia, na kasalukuyan po nating ginagamit ngayon sa ating Tagalog language, ang Biblia, o sa English naman, ang Bible. Ito rin po ay nangangahulugang mga aklat, o sa sali na salitang Greek word, na Biblos. Ano po? Kaya mapapansin po natin na ang Biblia ay hango o halo-halong sangkap na pinagsama-sama ng Biblia o ng aklat na nakahango sa salitang Biblia. Nangangahulugang papyrus, katawagan, kagamitan na kinasulatan ng mga unang aklat. Ito po ay nakahango sa lumang tipan ng Hebrew word na Biblos. Mapapansin po natin kung ibabalik po natin yung slide sa Greek word, Biblos ang ating pagkakabasa, at Biblos din po sa Hebrew na naiba lamang po ang spelling. Okay? Sunod, mapapansin din po natin na ang Biblia po, ito po ay naisulat mula noong 100,500 taon na ang nakalipas. Kaya minsan mag-iingat po tayo mga minamahal kong mga kaibigan, sapagkat sa aking pagiging kabataan, kagaya po ninyo ay mahilig din po akong mag-browse ng social media. At may mga picture na nagsasabi na ito daw pong banal na kasulatan ay nahukay na at ang tagal ng banal na kasulatan nito ay sa loob daw po ng 2,000 taon. Pero sa ayon po sa ating pag-aaral at pag-aaral ng iba pang mga sanay na sa gantong klaseng pag-aaral, ang Biblia po ay naisulat pa po lamang noong 1,500 taon. At ito po yung isa sa pinakamaganda at mahiwagang pagkakataon, sapagkat ang Biblia po ay isinulat hindi po lamang ng iisang tao, kundi ito po ay isinulat ng 35 hanggang 40 bilang ng mga tao. At ang mga taong ito, sila po ay hindi ganoong magkakakonekta. Sila po ay nabuhay sa magkakaibang oras at magkakaibang panahon. Pero kung ating pong sasaliksikin ang banal na kasulatan, makikita po natin na ang banal na kasulatan ay magkakaugnay na magkakasama na nagtuturo kung paanong ang bayan ng Diyos at ang mga taong gustong sumampalataya sa Kanya
ay sadya naman pong makapagtuturo ang banal na kasulatan kung paanong tayo ay mapapalapit sa ating Diyos. Ang Biblia din po, kung hindi niyo po nalalaman, lalo't higit dun sa mga tagapanood po natin ngayon, na babago pa lamang pong nagpa siyang mag-aral ng Biblia, ang Biblia po ay nahahati po sa dalawang parte, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan po, mga minamahal ko po mga kapatid at kaibigan, ay may bilang na 39 ng mga aklat sa lumang tipan at meron naman pong 27 mga aklat sa bagong tipan. Kaya kung atin po itong susumahin o pagsasama-samahin, mga minamahal ko mga kaibigan, ilan po? 66 na mga aklat, magkakaugnay na siya mismong kung ating pag-aaralan ay mapapalapit po tayo sa ating Panginoon. Ngayon po, meron pong mga tanong na ating sasagutin sa pamamagitan po, walang iba kundi ng Biblia ang ating pag-aaralan. At ang tanong pong ito, ang una, ang sabi po dito, saan nga ba nagmula ang banal na kasulatan? Samahan niyo po ako mga kaibigan, buklatin po natin kung meron po kayong mga banal na kasulatan na hawak po ninyo ngayon. O kaya naman, ay kung wala, ay inyo po akong samahang magbasa at ito po yung naka-flash naman po sa ating screen. Buksan po natin sa Tagalog, ikalawang Pedro, ang kapitulo po ay isa, ang versikulo po ay 20 at 21. Or sa English, 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Verse 20, nalalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. 21, sapagkat di sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Maunawaan po natin dito, pansinin po natin, ang sumulat pong ito ay walang iba kundi ang isa sa mga apostol ng Panginoong Hesus sa bagong tipan, kundi walang iba kundi si Pedro. Ano po? Ano po ang sabi ni Pedro tungkol sa banal na kasulatan at sa mga nakasulat dito? Ang sabi niya, nalalaman daw po natin na alinmang mga salita o mga hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Kumbaga, maraming mga tao na nagsasabi na hindi nila kayang paniwalaan ang banal na kasulatan sapagkat ito daw pong banal na kasulatan ay sulat lang din naman daw po ng kapwa nila tao. Pero mauunawaan po natin sa talatang ito ng ikalawang Pedro, kapitulo 1, talatang 20 hanggang 21, ay sinabi po mismo ng isa sa mga disipulo ng Panginoong Hesus na hindi po sa kaniya nagmula ang bawat isinulat niya sa banal na kasulatan. Kundi, ito raw po ay ano, na hindi daw po ito nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya po mga minamahal po namin mga kaibigan, ang ating pong pag-aaral ng Biblia ay sa kadahilanang hindi po dahil maraming mga tao ang matatalino, kaya nila naisulat ito, kundi dahil sila po ay na-inspired o naging inspirasyon nila ang Panginoon at ang mga nakasulat dito ay inireveal o ipinakita sa mga propeta at sa mga iba pang sumulat ng bawat parte ng Biblia. Hindi po sa kanilang sariling haka-haka o kaisipan. Ikalawang tanong, mga minamahal po naming mga kaibigan, akin pong pinasasalamatan at sana po ay nauunawaan ninyo at ako po inyong nasusundan, totoo bang lipas na ang banal na kasulatan? Yan, napakagandang tanong po nito. Sapagkat marami po sa atin, especially sa mga kabataan na talagang hindi na fanatic magbasa ng Biblia, sabi nila tayo naman ay nabubuhay na sa ating millennial era ngayon. Tayo naman ay, yung Biblia ay ginagamit na ng mga matatanda. Hindi na yan kailangan pang dapat nating pag-aralan. Tayo ay mas matalino na. Tayo ay may gadget. Tayo ay may internet na kaya daw nating malaman ang lahat ng mga bagay. Kaya sabi nila, laos na yan, hindi na natin yan kailangan. Kaya ang tanong, totoo bang lipas na ang banal na kasulatan? Samahan po niyo kong buksan sa aklat ni Isaiah, ni Propeta Isaiah, ang kapitulo po ay 40, ang talata po ay 8. Ang sabi niya dito, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Napakaganda mga kaibigan. Ano po ang ilustrasyon na ginamit ni Propeta Isaiah? Ang damo at ang bulaklak na malimit po nating nakikita araw-araw
At sa maraming araw na lumipas, makikita po natin ang mga adamong yan ay matutuyo, kuminsay natatapakan at namamatay, at ang mga bulaklak, katulad ng isang lalaking nanliligaw sa kanyang sinisinta, ay pagbinigyan niya ito at ilang libong mga bulaklak na ang kanyang mga naibigay. Linggo ang lilipas, buwan ang lilipas, ay nalalanta ang bulaklak. Minsan ay kasama na rin doon ang kanyang pagmamahal. Ano po? Siguro natatawa kayo, pero yan po ang katotohanan. Pero inhalintulad ng ni Propeta Isaias na ang Biblia ay hindi po katulad ng mga bagay na nalalanta, katulad ng damo at bulaklak. Sapagkat ang sabi niya dito, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Tingnan naman po natin sa Bagong Tipan, sa aklat ni Mateo, isa sa mga tagapasunod o disipulo ng ating Panginoong Hesus. Mateo chapter 24 verse 35. Ang sabi niya dito, ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Wow, napakaganda nito. Kung ating iahalintulad sa unang talata, ay ang ilustrasyon dito ay mas malawak at mas malaki sapagkat si Mateo, inahilintulad niya, ang kanyang illustration dito ay mismong ang langit at ang lupa na talagang alam natin na masisira sa bandang huli, pero hindi natin alam, matagal pa. Marahil mauuna pa po tayong mawala. Pero ang sabi dito, dadapwat ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, magpakailanman. Mawala man daw po ang langit at ang lupa, ang salita po ng Diyos ay hindi lilipas, magpakailanman. Balik naman po tayo. Isa sa mga pinakamatalinong tao na naisulat o nakatala sa Biblia, si Haring Solomon. Ano po? Sa kanyang sulat sa Kawikaan, ang kapitulo po ay 30, ang talata naman po ay 5 at 6 o 5 at 6. Umpisahan po natin, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa kaniya. Talatang 6, huwag kang magdadagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Mapapansin po natin dito, medyo malalim sapagkat matalino ang sumulat nito, mga minamahal kong mga kaibigan, kapwa ako, kabataan, lalo tigit. Ang sabi dito, bawat salita ng Diyos, kundi ang bawat salita ng Diyos ay matatagpuan natin, walang iba kundi sa banal na kasulatan, ang bawat salita daw po ng Diyos ay subok. Pag sinabing subok, ikaw ay bumili ng isang produkto, at pag binili mo ito na iyong natagpuan na ito ay talagang totoo at nakatulong sa iyo, ito'y masasabi nating subok na. At itong ilustrasyong ito na ang banal na kasulatan, ang salita daw po ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa kaniya. Ibig sabihin mga minamahal po naming mga kaibigan, kahit kailanman kapag po ating naunawaan ng banal na kasulatan, at ito po'y nakatulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay. Isang pamumuhay na Kristiyano kung paanong nakikita sa atin ang Panginoong Hesus sa tulong ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan, ay ito'y masasabi natin, pwede natin i-share sa iba sapagkat ito'y subok na. Nauunawaan natin na ang Biblia ay sadyang magandang basahin sapagkat ito'y hindi maaaring lumipas at pananatilihin po nating tangkiliking basahin at pag-aralan sapagkat ito ay subok na. Pangalawa, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya nga mga minamahal kong mga kaibigan, kung ano po lamang ang nakasulat sa banal na kasulatan, ito po ay subok, huwag na po nating tangkaing dagdagan pa. Sapagkat sa isang produkto, kung ito ay maganda na, hindi natin alam kung ito'y ating dadagdagan, baka ito ay pumangit pa. Maganda po lamang mga minamahal naming mga kaibigan, tagapakinig, tagapanood, na kung ano ang ating nabasa at napag-aralan, i-apply ito sa ating sarili, at pag ito ay nakatulong, ay ipamuhay natin upang tayo'y maging pagpapala din naman po sa ibang mga tao. Kaya ang sabi din naman po dito sa Awit 12, ang kapitulo ay 6, ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurnon sa lupa na makapitong dinalisay. Sa talatang ito, mapapansin po natin na ang mga salita ng Panginoon ay sinabing dalisay na salita. Pag sinabing dalisay, mga minamahal kong mga kaibigan, papasok sa ating isip, perfect,
walang kasiraan, malinis, walang dumi, at walang kahit na anumang pangit kang makikita. Sapagkat kung atin pong babasahin at pag-aaralan ng Biblia, ito po ay makakatulong sa atin sa ating pamumuhay, sa kung paano ang ating pamumuhay ay maging dalisay kagaya ng pagiging dalisay ng Panginoon natin sa langit. Nagaya daw po ng isang pilak na sinubok sa horno sa lupa ng makapitong dinalisay. Hindi lamang po ito basta maganda. Ang banal na kasulatan po, sang-ayon kay Haring David sa kanyang sulat, sa aklat ng mga awit, ito po ay 7 beses na dinalisay. Kumbaga, maganda na, mas pinaganda pa. Ito po, sa huling parte ng ating pag-aaral na ukol sa banal na kasulatan, ang sabi dito, ang Biblia din daw po ay gabay sa kaligtasan. Alam niyo po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang inyo pong lingkod, ang inyo pong kaibigan dito, ay minsan nalulungkot sapagkat ang kapwa ko kabataan ngayon ay hindi na masyadong interesado sa salitang kaligtasan o sa topic na kaligtasan. Ang ating mga kabataan po ngayon ay abala na sa mga makasanlibutang bagay na andyan na ang gadget, kagaya ng aking nasabi kanina. Mga online games, Wattpads, e-books, movies, Netflix, YouTube, social media, at kung ano-ano pa. Ito na yung pumapatok po sa atin. Pero sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, sa ating pong pag-aaral sa mga oras pong ito, ang Biblia po ay nagbibigay sa atin o gabay o magdadala po sa atin sa salitang kaligtasan. Ang sabi po dito, awit, sa sulat po muli ni Haring David, sa awit, 119, ang talata po 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Alam niyo po mga minamahal kong mga kaibigan, kapwa ko kabataan, marami sa atin ngayon na sadyang akala natin masaya na po tayo. Ngunit darating ang oras, dilipas ang panahon, tayo ay magkakaroon ng edad, tatanda, magkakasakit, tayo magkakaroon lalo't higit ng pamilya, mga anak. At kung ating sa mga oras po ngayon ay ating babaliwalain ang aral ng Biblia, ay hindi rin po natin ito maituturo sa ating mga anak. Kung ang buhay po natin ngayon ay palikuliko sapagkat hindi po natin alam kung saang landas tayo tutungo, nahihirapan tayo. Ang sabi dito sa awit 119:105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Kung sa inyong pananaw, sa inyong paniniwala o palagay sa inyong sarili, mga minamahal ko pong mga kaibigan, ay hindi nyo alam kung nasaan ang katotohanan. Ito na ang panahon. Akin pong iminumungkahe, ini-encourage kayong lahat na simulan po nating pag-aralan ang Biblia at simulan po nating encourage ang ating sarili na simulan nating baguhin ang ating buhay upang kung magkagayon tayo tumanda, tayo ay magkaroon ng pamilya. Makikita natin at maituturo po natin sa ating mga anak na hindi nila maranasan kung anong ating nararanasan na tayo ay naliligaw ng landas. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na kasulatan at sa pamamagitan ng Biblia, tayo po ay maitutuwid ng ating landas sapagkat ang sabi dito, ang kanyang mga salita o ang salita ng Panginoon ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. Ang kapakinabangan ng salita ng Diyos. O ito, baka issue na naman, nakakatamad magbasa ng Biblia. Kasi mas gusto kong mag-Facebook, mas gusto kong maglaro ng mga online games sa cellphone, sa computer. Doon nag-i-enjoy ako. Dito, ano ba yung kapakinabangan? Ano ba yung magiging pakinabang sa aking buhay ng banal na kasulatan? Makikita natin dito, mga minamahal po natin mga kaibigan. Sabi sa 2 Timoteo, ang kapitulo po ay 3, talatang 16 at 17, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, walang iba kundi ang Biblia, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Isa-isahin po natin to. Sumandali po muna tayong tumigil sa talatang ito, mga minamahal kong mga kaibigan. Ang sabi po dito, mapapakinabangan daw po natin ang banal na kasulatan sa pagtuturo,
sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Ang inyo pong lingkod ay lumaking hindi pala aral ng banal na kasulatan. Ngunit sa aking edad po ngayon, sa aking kinatatayuan, ay marami akong nasaksihan. Dalawang pamilya o pagkakaiba ng bawat pamilya, ng isang pamilya po ay nag-aaral o ang sentro nila ay ang Panginoon, at ang talagang ang kanilang pamilya ay nagtuturo sa kanilang mga anak na ukol sa kasulatan, at ginagamit nila ang banal na kasulatan sa pagtuturo sa kanilang mga anak, sa pagsansala sa kanilang mga anak, sa pagsuway, at upang sa ikatututo ng kanilang ng miyembro ng kanilang pamilya, ay talagang nasaksihan ko po, mga minamahal ko, mga kaibigan, na ang kanilang mga anak ay lumaking maayos, mabuti, may takot sa Diyos, at lalo't higit, may paggalang sa kanilang mga magulang. At ako naman po, na lumaki sa isang pamilya na hindi nag-aral ng mga salita ng Diyos, ay naranasan ko pong maligaw ang aking landas. Naranasan ko pong maging masalumuot ang aking buhay. Pero dahil po, mga minamahal ko, mga kaibigan, ako po ay nagdesisyon mula nang makilala ko ang Panginoong Hesus at ako po ay nag-aral ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan po ay naging silbing ilaw sa aking mga paanan at naging liwanag sa aking landas. At ayun po, mga minamahal ko, mga kaibigan, na tagapanood at mga tagapakinig, aking pong iminumungkahi na nawa ay ating bigyan ng pansin ng banal na kasulatan upang bandang huli ay hindi natin pagsisihan. Sapagkat darating ang oras, lalabo po ang ating mga mata. Hindi na po tayo muli pang makakakita at ating sasabihin, sana noon pa man ay binasa ko na ang bawat salita ng Diyos. Ano po, patuloy po natin pag-aralan. Ang sabi naman po ni Apostol John o Juan, ang kapitulo po ay 17, ang talata po ay 17, ang sabi niya po dito, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yan, napakaganda nito. Alam niyo po, mga minamahal namin, mga kaibigan, marahil marami tayong binabasa, tayo'y tuwan-tuwa doon sa mga aklat na may mga magic. Nandiyan po ang mga aklat na Harry Potter, nandiyan yung mga aklat na nagmula pa sa mga paborito ng mga kabataan ngayon, na Disney, at kung paanong lumalawak yung ating imahinasyon na alam naman natin na hindi natin kayang lumipad sa pamamagitan ng walis. Na hindi po natin kayang lumipad sa pamamagitan ng mga salita o kwata ng mahika. Pero ang sabi po ng banal na aklat, ng banal na kasulatan, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang katotohanan po ng Biblia, walang iba kundi ang katotohanan na ang bawat tao ay may kakayanang magbago ng kanilang buhay patungo sa kagaya ng pamumuhay ng Panginoong Hesus at patungo pong muli sa buhay na walang hanggan kung paanong tayo po ay magiging banal. Next, Gawa 17:11 sa Bagong Tipan. Ang sabi po dito, ngayon, lalong naging marangal ang mga ito sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at siniyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Sa talatang ito, mga kapatid, ang sabi dito, lalong naging marangal ang mga ito sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Magiging mas makabuluhan lamang po sa atin, mga minamahal kong mga kaibigan, lalo't higit mga kapwa ko kabataan, kung ating papansinin ng bukal sa ating puso at marangal nating tatanggapin sa ating buhay na ipinasasakop natin ang ating buhay sa Panginoon nating Diyos at ang pagsunod sa bawat salita na nakasulat sa banal na kasulatan, sapagkat walang ibang aklat ang makapagbibigay, makakapaghatid sa atin kung paanong tayo mabuhay ng kagaya ng Panginoong Diyos na mabuti, mapagpakumbaba at higit sa lahat ay mapagmahal sa kanyang kapwa, kundi ang banal na kasulatan po lamang. Ayon naman po kay Apostol John po muli, Kapitulo 5, talatang 24, ang sabi niya dito, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya nang nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Mga kaibigan ko, sabi sa talatang ito, una't lalo't higit, kung tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, ay tayo ay may buhay na walang hanggan.
Hindi po natin pwedeng sampalatayanan ng Diyos kung hindi po natin malalaman o aakuin sa ating sarili na kailangan po natin ang banal na kasulatan. At sa talata naman po 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip po ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nangapagpapatotoo tungkol sa akin. Mga minamahal ko mga kaibigan, bago ang huling talata ng ating pag-aaral ngayon pong hapong ito o ngayong araw na ito, ang sabi po dito, saliksikin po natin ang banal na kasulatan sapagkat alam po natin o tayo po ay nagnanais ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko pong mga kaibigan, ang ating utak, ang ating isipan sa mga oras pong ito ay marahil nakatuon po lamang sa mga bagay na magwawakas. Ang ating buhay ay nakalaan sa pagtatrabaho araw-araw. Tayong mga magulang ay busy-busy na kung paanong masusustentuhan ang ating pamilya, kung paanong ang ating mga anak ay makakapagtapos sa kanilang pag-aaral. At lahat po tayo ay nagnanais ding magkaroon ng karangian sa buhay. Pero lagi po nating tatandaan, mga minamahal po namin mga tagapanood at aming mga kaibigan, na ang lahat ng mga bagay sa sanlibutang ito, pagdating ng panahon, ay magwawakas at lilipas. Ngunit, sana'y maunawaan po natin, dalangin po ng inyong likod, dalangin po namin sa aming mga magkakasama bilang isang estudyante rin kagaya ninyo, na nawa kayo po ay maging pagpalain ng Panginoon at lalo't igit maunawaan po ninyo na importante na tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang sabi po dito sa Apokalipsis 1-3, ang huling talata na ating babasahin. Mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon po ay malapit na. Hindi sinabi dito na ang panahon ay bukas na o sa mga susunod pang mga araw, sinabi po dito ay malapit na. Hindi natin alam kung kailan, pero marapat po lamang mga minamahal namin mga kaibigan na bago dumating ang panahon ng pagtatapos ng buong sanlibutang ito, ay maunawaan po natin na ang buhay na walang hanggan ay libreng kaloob ng ating Diyos na nasa langit. At ito po ay matatagpuan po lamang natin ayon sa ating pag-aaral, sa pag-aaral po lamang ng banal na kasulatan. At ang sabi nga po dito, tayo po ay mapalad. Sa mga oras pong ito, kung kayo po ay nanonood at talagang tinapos po ninyo ang video presentation na ito, ay ating pong naunawaan na tayo ay naging mapalad na sapagkat naunawaan po natin sa ating sarili na nararapat lang po tayo na magbasa ng banal na kasulatan at ang nakikinig sa mga salita ng hula at nararapat po na ating tuparin. Kung ang sinabi ng Diyos na tayo ay sumampalataya sa Kanya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, yun po ang ating dapat gawin. Pero ngayon po, sa ating pag-aaral na ito, sa ating unang araw ng pag-aaral, akin po kayong hinihikayat, iminumungkahi ko po sa inyo, mula po sa mga oras na ito, na ating pong panatilihing hawak ang ating Biblia at tayo maglaan ng oras, panahon, upang pag-aralan ito. Kaya minamahal ko po mga kaibigan, maraming salamat po dahil sinamahan niyo po ako sa ating pag-aaral na nakaukol po sa banal na kasulatan. Sa susunod po natin gagawin sa ating pag-aaral ay tayo po'y mas mag-aaral pa ng iba pa pong topic o paksa upang kung magkagiyoy, tayo po'y unti-unting mapapalapit sa ating Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating buhay at pagpalain po kayong lahat nasaan man po tayo ngayon. Ingatan po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin.